Alam mo ba ang epekto ng pagpupuyat? Ang oras para sa isang gabing tulog ay halos kapareho ng ikay parang naglasing. Ang pagpupuyat ay may napakalaking negatibong maidudulot nito sa ating pagdidesisyon, coordination at reaction time. At sa ating number 9, mataas na posibilidad ng pagkakaroon ng diabetes, heart disease, at iba pang health problems na hindi mo namamalayan na nagkakasakit ka na pala. Number 8, hirap sa paggawa ng desisyon. Ito yung nahihirapan silang makapag-isip ng mabuti at hindi mahanapan ng solusyon ang kanilang problema. Kumbaga, wala sila sa focus at litong-lito sila, hindi nila alam kung ano yung uunahin, ano yung priority, at ano yung dapat nilang gawin. Number 7, ang kilos ay bumabagal, kaya't mataas ang risk ng accident. Halimbawa, sa mga driver na laging puyat, pwede silang antukin at di nila namamalayan na nakakaidlip sila habang nagmamaneho. Kaya ang tendency ay nakakabangga sila at naaksidente. Kaya mag-ingat po at huwag magpupuyat. Safety first. Number 6, nagiging makakalimutin at hindi makapag-concentrate. Kadalasan, sila yung mga taong hindi alerto at hindi nakikinig. Ito yung mga taong parang nakatulala at ang lalim ng iniisip. Yan, isa yan sa mga taong mahilig magpuyat. Number 5, pagbagsak ng immune system. Madalas na nagkakaroon ng sipon at infeksyon. Number 4, hirap labanan ang stress. Ang mga taong puyat, kapag na-stress, mas lalo silang nahihirapan dahil tayong lahat ay maraming pinagkakaabalahan sa araw-araw. Nandyan ang pag-aasikaso sa pamilya at sa sarili, pag-aaral, gawaing bahay, pagkatrabaho, relationship, at iba pang mga activities na pwedeng gawin sa ating tahanan o sa labas man ng ating kapaligiran. Palagi nating tatandaan, ang stress o ang pakiramdam ng pagiging overloaded ay hadlang sa mga bagay na ginagawa natin sa araw-araw. Number 3, ang kapasidad sa paglutas ng problema at creativity ay nababawasan. Kumbaga, hindi na rin sila nakakapag-exercise, hindi sila makapag-focus ng mabuti, at inaantok sila palagi. Number 2, pagka-irritable at wala sa mood. Ito yung mga taong mabilis magalit kahit sa maliit lang na bagay. Number 1, pagkapagod, panghihina at kakulangan ng motivation. Ito yung kahit walang ginagawa sa maghapon, pero ang pakiramdam ay parang matamlay at tinatamad kumilos. Kumbaga, Monday pa lang, gusto maging Friday na agad-agad. Relate ba kayo, guys? Tandaan kung gaano kahalaga ang oras na inilalaan natin sa ating trabaho at ibang commitments, kailangan din natin ng sapat na oras para sa ating pagtulog. Palagi nating tatandaan
na walang magiging maraming benefits sa kakaunting effort.